Na lahat ng may karamdaman ay gagaling at ilayo mo din po lasalhan ng karamdaman ang aming mga pamilya. Maraming salamat po sa iyong kabutihan sa pangalan ng iyong buktong na anak. Amen. Sabay-sabay po natin salubungin at gawitin ang banal na Espiritu Santo. Come Holy Spirit. Okay, para po natin maintindihan kung sino po si Luke sa gospel na ito. And then, nandiyan si Sister Glyza para i-play po yung ating short video. Kung naalala niyo po si Paul is dati siyang manager, no? Ng mga military, no? Siya yung pumapatay sa mga Katoliko, Kristiyano. Kaya, ito po, no? Okay, okay, babasahin ko po, no? Di ba yung ating simbahan sa Holy Door? Minsan may pumapasok dyan, nagtatanong minsan. Tapos pag wala kang masagot, syempre natin sa Panginoon. Kaya at least ngayon pala, magsisimula na tayo. No? Malay mo, baka ito ang itanong. Yung taga saan si Luke. No? Sabi nga sa John chapter 20 to 21, blessed are those who have not seen and yet believe. Bali, ito yun, tayo din, no? Isa din tayo doon na hindi man natin nakikita ang Panginoon Kristo, but we believe na siya ang ating Savior, ating Panginoon. No? Okay. Okay, ngayon, bali sa next na ibibigay ni Barry Kit na schedule, explain ko naman po sa inyo kung sino po si... Okay. Yeah. Yan. Kung sino po si Matthew, Mark. We work together and then we serve to the Lord and then sa church, no? Inutulungan natin si Father and then yung mga kapatid natin kung mayroong mga problema na katulong tayo sa kanila. Dahil diyan, mayroon po tayong reward sa Panginoon, no? Kaya
sa akin po isang, alam po yan ni Sister Lina, na bago pa po kami dito sa community, talagang pagdating ng Sabado, ang trabaho ko talaga dire-diretso yan. Dahil gusto kong kumita ng malaki habang bata pa. But yun nga, pag once na tinawag ka ng Panginoon, hindi mo na pwedeng tanggihan. Si Lazarus nga, namatay, tinawag niya. Bumangon ka dyan. Tumayo, di ba? Kaya ang Panginoon ganun. Kaya, ano yun? In Jewish word? Rabbi. Galing niya natin mo yun. Walang tanggap na natin. tama po yun, no? Rabbi. Yan po yun. Alam niyo po mga Jewish, marami sa Golden Screen? Alam? Temple Fortune. Good. Nakikita niyo ba yung mga Jewish na mahaba patilya? Eh, gusto ko magpahaba ng patilya eh. Kaya lang, hanggang ganito lang talaga. No? And then nakita niyo is meron silang tali dito. Hindi yung pamalo. Nakikita niyo ba yun? Yung may tali dito? Na mahaba? No? Yan po ay, yan po yung tali na nagdidepend po kung gaano ka deep ang yung faith or deep sa yung pagbabasa sa Biblia. No? Nakikita ninyo yung half pa kasi bata pa eh. Pag medyo kaidara na ni Kuya Ernie, mahaba na yun. Kaya yung mga bata pa siya maganti. Hello? Tapos maganda Jesus came to earth, not to judge. He died in the cross for our yes, an eternal life. Yan po yung dahilan, no? Kaya sabi ng Panginoon, tina mo, Panginoon, kahit siya pinaka-highest, pwede niya sabihin, oops, huwag kayo magsabong kayo dyan. Siya, sinasabi niya, wag, hindi ko yan right na kung mag-ano sa inyo, no? Kaya nakikita natin na napaka-humble po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya bilang tao po, kahit po tayo mga may edad na o mga bata pa, kailangan maging humble. Dahil sa harap po ng Panginoon, sisiw po kayo doon. Kaya kailangan po, relax lang po. And then makitao sa iyo. Kung ano po yung mga dapat gawin, relax lang. No? But meron tayong mga height, mga tempor, but kailangan po natin i-adjust. Kasi kailangan po, dito pa lang sa lupa, kailangan po natin i-practice. No? Kailangan po natin i-practice yun. Kaya po, ang pasalamat po tayo talaga sa ating Panginoon at meron po siyang mga ginawang instrument, which is ito si Luke, para isulat yung kanyang mga salita. Para yun ay ating may sa buhay. No? Kaya, and he told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundance harvest. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crop. Oh, nakita niyo yung mama? Oh. Kaya yung mga matataba dyan, kailangan medyo totoo yan. Kung hindi kayo nag-impok ng pera, nasa katawan yan. Ay, ito si Maria, slim. Ibig sabihin yung kanyang ibang pera niya ay magastos si Andre, kaya sinisure niya. At least si Mami Zeni medyo inubos na kayaman. Dahil nakita ninyo, sinabi ni Mami Zeni, binibigay niya talaga yung kanyang mga extra, no? Yung kanyang iba pang mga kayamanan sa atin. Pinabahagi niya. Kaya palagpakal pa natin si Mami Zeni. Sinabi ni Mami Zeni, ano talaga, trabaho, no? But hindi ko pa nga nabasa itong mga nung unang panahon niya na meron akong word. But unti-unti kong naintindihan. Okay. And he told them this parable. The ground of our ears take life easy, eat, drink, and be merry or happy. No? Nakita niyo yung mama, oh. Talagang busog na busog. No? Kaya, dyan po sa verses na yan, nakikita po natin yung mayamang
or it, sa parable na ito is ano siya, single, no? Walang binanggit na may pamilya, no? Gusto niya yung ma-secure yung kanyang buhay, no? Kaya meron siyang small na storeroom at gusto niya ng malaki para pag dumating sa panahon na siya'y tumanda, meron na siyang maigagastos sa sarili niya, no? I was only reaffirming on the call, on the calling. Secondly, itong gospel reading natin ngayon, it is really assuring, it is worth assuring for us that God tells us that there's nothing wrong to store something to become what to aspire to become rich. I would like to make us straightforward. There's nothing wrong to become rich. What is very distracting for us, it says on the verse chapter 15, and it says that guard our own selves for all the kind of greed. Kasi there's a great tendency that if meron tayong pera, we will think about money. As also, God tells us also that money is a source of magnifier on His love, on His grace for us. God showered us with abundance of grace, and we as a Light of Jesus member, as we as the Light of Jesus community, we will enkindle our light to shine forth sa ibang tao na hindi nakakakita ng light. So paano natin yan i-rekindle? See, of course, by spreading at ipapamahagi natin yung grasya na na-receive natin. God is not talking about money per se. God is also talking about our skills, our talent, our individuality sa atin. Kung meron tayong gift, God is giving us a lot of gift. Each one of us has their own gift or has our own gift. Meron kanya-kanya tayong gift. But if we will put together in harmony and unity, and this is the manifestation that our community right now is overflowing because we put it in harmony as one. Diba? Ito yung nangyayari sa atin ngayon. So ito yung ano natin, that we will continue to share the blessings of our Lord in our own little way. And God also touched us and called us in a special ministry, and we should be sensitive for it. Yung mga readers, kasi si sister ang nag-prepare ng intercessory. So at least mamaya pwede po kayong yung different dialects pumunta bago mag-practice. Kasi para ma-identify si Sister Violi, Sister Norby, si Brother Erika, tapos si Brother Leo, tsaka yung papa. Kasi si sister ang nag-prepare ng prayers. And then sa offerers, alam niyo na yun, but I will meet you now during meeting para natin finalize. Ano yun, PRC? So yun po ha, tumabi na po kayo ngayon, Sister William, sa ano po, sa chairs dyan para kumag-usap po sa po kayo para sa offering. Yun naman po sa ating mga soft drinks at sa mga tubig. Marami po tayong bibilhin noon. Kung pwede sa Biyernes na rin. Siguro mga, kung meron sana tayo na sasakyan na maano ha. Thank you, Talagang si Brother Ruben at saka yung asawa niya na si Sister Jocelyn, talagang maaasahan natin. Kaya kailangan lang ang tulong ng mga mabubuhat para ilagay sa sasakyan. Si Brother Wilson. Thank you.
He is everything and he is in everything.